sa pagiging midwife o kumadrona, pinili na isang babae na maglingkod bilang frontliner sa isang quarantine facility sa Davao Occidental. Ang kanyang misyon, pigilang makatawid ng dagat at makapasok sa isla ang COVID-19. Pero para magawa niyo po yan, ay matindi rin ang kanyang sakripisyo. Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. Mula pagkabata, wala na raw ibang pinangarap ang 23 anyos na si Daisy, kundi maging midwife o kumadrona. Ito raw ang nakita niyang paraan para makapagsilbi sa kanilang Muntiraw Isla ng Balut sa Sarangani, Davao Occidental. Pero kasunod ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa ngayong taon, bigla raw na bago ang tungkulin ni Daisy. Nilagay po kami ng municipal mayor po namin as frontliner po, kasi kulang po kami ng mga medical personnels po doon. At first po, nag-hesitate po ako kasi syempre, hindi po ito isang simpleng gawain lang po. Ano po sabi ng magulang niyo? Sabi niya po, ipigil ko na ganun-ganun. Kasi delikado nga raw po, may baby pa naman ako. Nitong Hunyo nang magsilbi si Daisy bilang COVID-19 frontliner sa isang quarantine facility sa mainland Davao Occidental, ang kanilang misyon, pigilang makatawid ng dagat at makapasok sa Balut Island ang nakamamatay na sakit. Kami po yung parang sumasala po ng mga LSI po namin pag may local transmission na po yung island namin. Wala po kasi kaming mga tertiary level po ng mga hospitals doon. Paano na lang pag may mga critical na po talaga ng mga patient. Tulad ng libu-libong frontliner sa bansa, araw-araw na pagsubok daw kay Daisy hindi lamang ang ginagampan ng tungkulin sa kapwa, kundi lalong-lalo na sa pamilyang iniwan sa isla. May shortages po kami ng PPE. Yung mga ginagamit po namin minsan, nilalabhan na lang po namin after po namin i-disinfect, tapos binibilad po sa araw. Yung mga frontliners po, parang kabaliktaran po ng mga hindi frontliners, ganun. Kasi sila, yung realization po nila, mas may time na sila ngayon sa pamilya nila, ganyan. Mas nakakabanding nila yung family nila. Pero sa aming mga frontliners po, baliktad po yung nangyayari. Mas nawawalan po kami ng oras sa pamilya namin. 7 COVID-19 positive cases na ang napigilan ng grupo nila Daisy na makapasok sa Balut Island. Habang kausap namin siya, dalawa sa mga pasyente ang nagpapagaling sa quarantine facility na yon. Nitong Setyembre, nakatsyempo si Daisy na makauwi saglit at dito ro niya namalas na minsan ang mga pagbati at papuri sa tulad niyang frontliner naglalaho kapag kaharap na sila. Imbis na yung sasabihin nila sa amin na mag-ingat kayo dyan, kaya nyo yan, salamat sa mga sakripisyon nyo. Pero baliktad po yung pinapakita nila, yung sinasabi nila na huwag kayong lumapit sa amin, lumayo kayo sa amin, yung ganyan. Yung una po, masakit po talaga sa amin. Minsan masabi niya sa amin po nga mahirapan daw siya, pero sinabihan ko po siya nga pray lang talaga. Hindi ko siya pinalapit sa anak niya, sir, kasi natatakot ako. Hindi raw alam ni Daisy kung kailan babalik sa dati ang buhay sa kanilang isla. Nakakasindak man daw ang tungkuling pasan-pasan nila ngayon. Sapat na raw na sukli ang malamang malusog at ligtas ang kanilang mga mahal sa kabilang dako ng tubig. Nakaka-proud. Nakaka-proud din po sa sarili namin kasi kung hindi po dahil sa amin, siguro may mga local transmission na po na nagaganap sa island. Siguro naman pag makauwi na po kami, gusto po namin yung wala na po kaming babalikan dito. Yung free na talaga lahat, yung wala na po kami iisipin. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.